Samantala, makakapanayan po natin ngayong umaga si Retired General Restituto Padilla na kabilang po sa national o sa NITAG na siyang nagpapatupad po ngayon ng mga polisiya sa pagbaka ng pamahalaan sa COVID. Magandang umaga po sa inyo, General Padilla. Magandang umaga, Weng, at sa lahat po na nakikinig. Opo. Ako po ay tagapagsalita ng National Task Force at hindi po ng NITAG. Ah, okay po. Samantala po, naging kapansin-pansin nga po ang pagtaas sa kaso ng COVID-19 nitong mga nakalipas na araw. At medyo mataas po yung mahigit sa 3,000 na dadagdag araw-araw. Ano po ang nakikita ng National Task Force na sanhi po nitong pagtaas na ito? Madaming mga factors na maaring nagdudulot ng pag-aas na to, Weng. So isa dyan, nabanggit nyo, maaring pumapasok na tayo sa tinatawag na pandemic fatigue. Nakakalimot na yung karamihan sa ating mga kababayan na strictuhan ang kanilang pagsusuot ng tama ng mga mask at saka paggamit ng face shield. At yung pag-iwas sa matataong lugar, pag-social distance, at saka yung pag-sanitize. So, siguro pagod na, higit isang taon na yung nakakaraan, kaya itong pandemic fatigue na to, kaya kailangan nating pantayan dahil ay uuwi ito sa complacency o sa pagkalimot sa mga dapat nating gawin. Mm-hmm. Isa nga po talaga dyan, yung unang-una, medyo pagluwag na ng paggalaw ng mga kababayan po natin. At yung iba, porket narinig po nila na may bakuna na, ay hindi na din sumusunod dun sa ilang mga health protocols. Tama yan, Weng. At naniniwala kami na yun nga, nakikita na nila na meron ng pagdating ng mga bakuna, ito ay sinyalis na magluluwag na rin tayo, ay magluluwag na rin sila. Pero hindi po ganun ang dapat nating gawin, no? Ang kinakailangan po nating gawin ay habang dumadating po ang bakuna, kaunti-unti tayo nagbubukas, kailangan mag-stricto tayo na magpatupad ng ating mga health protocols. Mm-hmm. Ano po ang mga estratehiya na inilalatag po ng National Task Force para kahit papaano po ay sabi nga mas mahigpit pa rin na maipatupad yung mga ipinaiiral pong polisiya? Unang-una po, ang ginagawa natin, tinitibayan natin ang ating health system. So yung pagpapatibay ng health system, yan ay yung pagpabakuna, mabilis na pagpabakuna ng ating mga health workers para hindi sila magkasakit. Para makatugon sila sa mga nagkakasakit ng COVID, alagaan nila nang hindi sila natatakot. Mm-hmm. So yan ang number one. Yung pagpapalakas ng ating mga ospital sa mga pangangailangan nila, PPE, ganyan, yung kinakailangan kamot para sa pag-treat ng mga masket at pagdagdag ng mga bed capacities at saka iba pang kinakailangan upang ma-accommodate lahat ng mga nagkakasakit. Tapos pangatlo, yung pagpapatibay ng mga local lockdown procedures. So enforcement ito, no, sa mga local government. So, yung pag-uwi ulit sa palawakang lockdown na ginawa natin noong nakaraang taon, kundi granular na lang at saka localized. Sa mga matataas ang kaso. Opo. General Padilla, sabi nyo nga po yung pagpapalakas sa mga hospital capacity. Sa ngayon po ba, especially here in Metro Manila, kumusta po ang sitwasyon ng mga hospital? Kasi may mga ibang hospital po, especially dun sa mga areas na mataas yung kaso, like in Pasay, Makati, Navotas, and Malabon. Kumusta po? May mga critical areas na po ba o mga ospital na puno na din? Balita po namin ngayon, maraming mga ospital medyo talagang umabot na din po sa peak yung kanilang capacity. Tama, Weng, no? Nakakabahala. Yung mga matataas ang mga kaso na lugar, medyo approaching capacity na sila sa mga lugar na yan. At bukod dyan, telltale na rin, nagkakasakit yung mga
workers nila. Tutulad dyan sa Pasay, may na-infect na ng mga 10 yata dyan sa isang ospital. Mm-hmm. Kaya naka-isolate yung kanilang mga staff. So yun yung sinasabi natin na number one concern, na dapat alagaan natin yung mga health workers natin. Nang sa ganon, paalagaan nila yung mga nagkakasakit dahil hindi sila magkakasakit. So yun yung ginagawa natin. Tapos, pagdagdag ng bed capacity, yan yung ginagawa ngayon ng ibang ospital, tulad ng PGH, para ma-accommodate lahat ng may sakit. Pero pag dumating tayo sa critical at nag-over capacity tayo, yan po yung pinangiingatan nating pagkakataon dahil hindi na po natin matatanggap yung mga nagkakasakit at i-refer na natin sila sa ibang ospital na maaaring puno na rin. Mm-hmm. So iniiwasan po natin yan. Kaya nagsusumamo kami sa lahat ng ating kababayan, na strictong sundin ang minimum public health standards sa pagsuot ng tama ng mask, gamit ng face shield, pag-iwas, social distance, at laging pagsasanitize. Dahil yun ang number one nating... General Padilla, sa ngayon po ba, existing pa din yung mga itinayong pasilidad ng gobyerno to accommodate yung pong mga iku-quarantine or sabihin natin yung mga kaso ng COVID na hindi kaya sa mga paggamutan? Mayroon naman po tayong mga isolation facilities. No? Madami na to. Sinimulan nating padamihin ito noong nakaraang taon pa. So ina-update lang natin ito. At nang sa ganun, meron tayong karagdagang pasilidad kung saan pwedeng mag-isolate yung mga nagkakasakit. Kasi karamihan naman sa mga kahawa ay asymptomatic at mild ang kanilang symptoms. Mm-hmm. Pero ang iniingatan natin, yung maaaring mag-deteriorate ng mga pasyente na maging critical at severe para nang sa ganun, hindi sila maapekto ang lubha at walang mamamatay. Mm-hmm. Isa po sa nakikita din na epekto ng pagtaas ng kaso, yung yung halos ang iba po ay pamilya hawa-hawa ang nangyayari. Tama po yan. Kaya nga po yung ating home isolation ay hindi na natin pinatutupad. Ang ating pakiusap ay pumunta sa isolation facilities. Para nang sa ganun, nakahiwalay sila sa mga kasamahan nila sa bahay na nasa magandang kalusugan pa. Mm-hmm. Baka po meron kayong panawagan sa ating mga kababayan, especially sinasabi po ng DILG na mas maghihigpit sila sa implementasyon noong mga ipinairal na quarantine at saka mga health protocols at tatapatan ito ng kaukulang parusa. Yes, Weng, madami na tayong LGUs na nagpapatupad ng fines no, sa paglabag. So ang aming pong pakiusap sa National Task Force ay pagkusang loob na po tayo na sumunod ng maayos sa tamang pagsuot ng mask, ng face shield, pag-iwas sa matatapang lugar at patuloy na pagsasanitize. Para nang sa ganun, matulungan natin ang ating sarili, ang ating mga sabuhay na makaiwas sa virus. Sa pamamagitan nito, papapapa natin ang bilang tulad ng ginawa natin noong nakaraang Pasko. Mm-hmm. Ayan, maraming salamat po sa panahon ninyo ngayong umaga, General Padilla. Maraming salamat din, Weng, sa pagkakataon. At huwag po natin kakalimutan ang bilin na ito, laging magmas, pag-face shield, pag-hugas at umiwas. Ayan, sige po. Mag-ingat din po kayo, General. Si Retired General Restituto Padilla ang tagapagsalita po ng National Task Force against COVID-19. So kagaya nga po ng kanyang naging pahayag sa ating panayam, ang isa sa nakikita nilang dahilan sa paglobo ay yung pandemic fatigue na tinatawag. Ano? Kaya yung iba sa mga kababayan natin, hindi na sumusunod doon sa ilang mga ipinaiiral na disiplina. Pero ito po ang ating magiging proteksyon para mahawa po tayo ng sakit, ang bilin, laging ugaliin na magsuot ng mask, ng face shield, maghugas ng kamay at
sabi nga, iwasan natin yung mga matataong lugar na hindi natin sigurado kung hindi naman tayo protektado. At ang sinasabi pa ng National Task Force, hindi na rin nila ipinapahintulot ngayon yung home isolation dahil nga sa ang nangyayari, yung mga malulusog na miyembro ng pamilya ay nahahawa din. Kaya po ipinapakiusap na ang sinuman na makakaramdam ng mga sintomas o madedetect na sila ay positibo sa COVID ay magtungo doon sa mga isolation facilities na itinakdakbo ng pamahalaan at ng mga lokal na pamahalaan. So kung kayo po ay mahuhuli sa labas na hindi sumusunod, eh meron pong kaparusahan at fine o multa na kapalit po yung mga paglabag na yan.